Hello guys! Welcome back to my channel. This is Doc John the Dentist and for today's video, ang pag-uusapan natin is ano ba yung mga reasons kung bakit naninilaw yung ipin? Okay? For this video, ang pag-uusapan natin is more on yung mga causes, ano ba yung mga pwede natin i-check para malaman natin if kung naninilaw na ba yung ipin natin, ano ba yung mga dapat natin gawin para ma-prevent na manilaw yung ipin natin, ano yung mga possible reasons na ginagawa natin everyday or yung mga tinitik ba natin or kinakain ba natin pwedeng mag-reflect sa ipin natin para mag-cause ng paninilaw or mag-discolor. So if you want to learn more, stay tuned and finish this video. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe and like this video. Also, don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload new videos. And also, if you have questions, suggestions, or ano yung mga gusto ninyo pag-usapan natin sa next topic or next vlog natin, you can comment it down below para at least magka-idea ako sa mga iba pa ninyong dental concerns. And just to give you a note lang din, if you have questions regarding dental fees, prices ng mga procedures, unfortunately, hindi ko siya pwedeng i-discuss or ibigay sa inyo through this platform kasi iniiwasan po natin na magkaroon ng conflict with other dentists. And also, just to give respect na lang din sa practice namin ng dentistry. Alright? So, let's go back to the topic. So, yung pag-uusapan nga natin is paninilaw ng ipin. Nakakita tayo ng discoloration sa ipin natin. Ano ba yung mga possible reasons? First, we have to categorize it. Okay? So, we have three possible categories na pwede natin makonsider. First is intrinsic. Second is extrinsic. And third is age-related. Grabe no, magkatunog lang yung parestrinsic-trinsic. Pero discuss natin sila isa-isa para mas maintindihan ninyo. Let's first focus on intrinsic stains. Okay? Intrinsic, ibig sabihin inside. Okay? Nasa loob ng galing. Ibig sabihin, meron tayong tinik or during sa pag-develop ng ipin natin nung bata pa tayo habang nag-develop yung permanent teeth natin, meron tayong nainom or meron tayong nagawa sa katawan natin na nag-result into discoloration or pagbabago ng itsura or kulay ng ipin. Pag sinabi naman natin na extrinsic stains, usually yan naman is nanggaling na sa labas or yan yung mga ginagawa na natin or nagawa natin habang permanent na yung ipin natin. Usually kasi sa bata, hindi naman common ang discoloration unless it's more of decay or may tooth decay na ang bata. Usually, pag sa adult or permanent tooth na, normally, when we're talking about extrinsic or panlabas ng galing sa labas, usually yan yung mga kinakain na natin, iniinom natin, ginagawa natin, which is most likely, didiscuss ko sila isa-isa. Okay? Then yung third natin is age-related. So possible din na nagkakaroon tayo ng changes sa color ng ipin as we grow old. So bigay tayo ng example for age stains. So number one is for intrinsic, we may consider fluorosis. Okay? Ano yung fluorosis, Doc? Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng sobrang intake ng fluoride content sa katawan na nagre-reflect ng white patchy lesion sa ngipin natin, which is eventually, pag tumagal, humihina and nagkakos ng tooth decay. Bakit nagkakaroon ng fluorosis? And Doc, usually, dapat nga ang fluoride nakakatulong para tumibay ang ngipin. We have that saying nga, di ba, na lahat ng sobra, nakakasama. So, same goes with fluorosis. Saan ba natin na-encounter ang fluorosis? Some cities here in the Philippines, nagpo-provide sila ng fluoride treatments or I mean fluoride content sa water. Like for example, sa may Cavite, meron ang content ng fluoride yung water nila. I don't know if kung meron pa rin hanggang ngayon. So, pwede kasi na naiinom natin yung water which may result into fluorosis. Alright? Another na pwede natin makonsider for intrinsic, pwede magkaroon ng abnormality sa ngipin like yung enamel and dentine natin or usually nag-reflect sila sa ngipin specifically pag habang nag-develop yung ngipin. Pwede rin naman natin makuha through medications like for example, nakitake tayo ng nung bata tayo, nakapag-take tayo ng doxycycline and tetracyclines. Doxycyclines and tetracyclines are one of the medications na pwedeng mag-cause or create ng discoloration sa ngipin.
Pwede rin naman yung mga antihistamines like Benadryl. Pwede rin yung mga antipsychotic drugs. Some hypertensive drugs can also lead to this tooth discoloration. So we really need to know na itong mga klase ng gamot na to is pagka nag-develop yung ngipin natin can cause tooth discoloration kasi nagpa-process siya sa katawan and nag-reflect sa ngipin natin. So now let's go to extrinsic stains. Pag sinabi naman natin na extrinsic stains, ang number one example natin to is mga kinakain at iniinom natin. So basically, pag kumakain tayo ng mga makukulay na pagkain, like yung mga ketchup, or pwede rin yung mga coffee, teas, may mga fruits din or vegetables na pwede mag-cause ng stains sa ngipin. So sa mga iniinom natin, pwede rin if kumahilig tayo uminom ng wines, which is more possible din mag-cause ng stains sa ngipin. Another example of extrinsic stains is smoking. Pagka nagtatabako tayo, usually yung nicotine kasi nag-stick yan sa ngipin, then eventually, yun yung nagko-cause ng staining. But we have to take note for extrinsic, hindi naman ibig sabihin na nag-smoke ka or umiinom ka ng tea or coffee, agad-agad magkukulay yung ngipin. Gradual naman siya, dahan-dahan naman siya. So, pwedeng mapigilan natin o kumapal yun kasi minsan pag kayo, like for example, yung nicotine stains, pag kumakapal kasi siya, mas mahirap na siya tanggalin and usually, isa rin yan sa nagiging cause kung bakit nahihirapan kayo tanggalin yung smoking habits ninyo. Kasi nagkikrave kayo dun sa nicotine, nalalasahan kasi ng dila ninyo and doon sa mga singit-singit ng ngipin ninyo or sa surface ng ngipin ninyo, yung lasa. Kaya minsan, tinatawag talaga kayo ng paninigarilyo. So, isa yun sa mga kailangan ninyong i-consider. Magpalinis tayo ng ngipin. Pwede rin naman through poor oral hygiene. Siyempre, pag hindi tayo nag-brush ng ngipin, eventually, pwede mabulok yung ngipin or minsan nagkakaroon tayo ng mga dumi sa ngipin, which is hindi siya healthy dahil pwedeng hindi lang siya stain, pwedeng mabulok yung ipin and pwede rin siya mag-cause ng other problems like gingivitis or periodontitis pag hindi natin na-prevent, right? We may also consider for extrinsic, it's yung mouthwash na ginagamit natin, especially if may content yan na chlorhexidine. So check nyo yung label ng mga tinitake ninyo na mouthwash if kung may mga contents na ganun. Kasi sometimes, yung prolonged use nito mga klase, mouthwashes nito may lead to tooth discoloration or tooth stains. Number 3 natin is aging. So eventually, pag tumatanda tayo, napapansin nyo sa mga medyo matanda na or mga lolos-lola natin, usually medyo yellowish na yung ngipin nila. Kasi as we grow old, nag-wear off kasi yung enamel surface ng ngipin natin. Especially sa brushing technique din natin. Minsan, pag sobrang tigas ng bristles, nung ginagamit natin na toothbrush, yung hibla ng toothbrush natin, it can cause severe abrasion ng enamel surface ng ngipin natin. Pwede rin naman natin din makonsider ang genes. So usually, meron talagang mga family members. Yung ngipin nila ay sobrang madilaw talaga and minsan naman sobrang puti. So minsan napapasa rin siya sa families. Pwede rin naman natin makuha through environment. So basically, yun yung nabanggit ko sa inyo kanina. So possible na pwede maging reason is yung mga fluoridation sa water system natin. So pwede na i-intake natin yung fluoride which may reflect sa oral cavity natin into white patchy lesions. So basically, isa yan sa mga nagiging concerns natin after. Pwede rin through trauma. So may mga scenarios tayo na nung bata tayo na nabunggo tayo or accidentally na nasubsob tayo. So it may cause damage sa ngipin natin and usually nagkakaroon ng discoloration especially pag nagiging non-vital yung ngipin. Ibig sabihin, pag namatay yung ngipin, minsan nagiging end result niya is nagkakaroon ng discoloration especially pag nagiging necrotic yung ngipin natin. So when we're talking about tooth discoloration color, usually ang i-check natin dito is kung ano ba yung nakikita natin na kulay and kung saan ba siya nagagaling na source or saan ba nagsimula to. So unahin natin yung color yellow. Usually pag color yellow, minsan ang connected dyan is age related. So sabi ko sa inyo, nag-wear off yung enamel surface ng ngipin natin which is translucent. Kaya minsan pag sobrang dilaw ng ngipin natin, akala natin is talagang matigas matibay siya. Usually pwede kasing manipis yung enamel surface ng ngipin natin which is ang nagpapakita na or yung nakikita na natin or nag-reflect na is yung second layer ng ngipin natin which is yung dentin. Kasi nga yung enamel surface natin is translucent. Second natin is color brown. So pag color brown, pwede natin maklasify nito yung coffee stains, nicotine stains, or sometimes if pagka tooth decay, makukonsider natin din siya if pag brown lesions. Kasi may mga scenarios na pagka nag-start pa lang mag-decay or masira yung ngipin, color brown yung kulay nito.
Third natin is white lesions or yung white discoloration or white stain. So nabanggit ko nga sa inyo kanina is yung fluorosis, sobrang fluoride. Pwede rin natin makonsider yung demineralization ng ipin. Pagka humihina yung ipin natin, ang initial response or initial color niya is white spot lesion. So pwede kasi magkaroon ng difference with fluorosis and demineralization ng ipin. Fourth natin is black. So black, usually, and then is, or pwede rin natin makonsider a nicotine stain, tooth decay, pag medyo malala na yung sira ng ipin natin, sobrang itim na niyan. And pwede rin natin makonsider dito yung betel nut chewing or yung pagnganganga sa mga provinces, usong-uso itong betel nut chewing, which is actually isa to sa mga pinakamahirap tanggalin na stain sa oral cavity. Kaya isa to sa mga medyo, if i-consider for routine oral prophylaxis or cleaning, consider it na medyo papamahal kayo sa pag nagpalinis kayo ng, especially if kung ang stain ninyo is betel nut chewing or betel nut stains. Fifth natin is pwede rin tayo makita ng reddish to purplish discoloration. So basically, pag reddish to purplish discoloration, we may consider wines. So chances, yan yung mga mahilig ninyong inumin. Kaya nagkakaroon rin tayo ng reddish or purplish, reddish to purplish discoloration. So paano ba natin mapiprevent tong mga to? So number one, syempre, kailangan natin magkaroon ng good oral hygiene. Kasi as much as possible, if kung good yung oral hygiene natin, mamaintain natin na healthy yung mga ngipin at gums natin. And basically, hindi mag-stay itong mga stains ito kahit extrinsic stains pa yan. So, pwede talagang hindi siya mag-stay at matanggal siya agad-agad. So, another thing, if kung smoker tayo, we need to quit smoking or at least dahan-dahan natin tanggalin sa system natin. So, sabi ko nga sa inyo kasi the more na nag-smoke tayo, the more na dumidikit yung nicotine, the more na nagkikrave kayo. Kaya ang hirap tanggalin sa sistema ninyo yung pag-smoke kasi nga, nalalasahan nyo pa rin siya sa mga ngipin, sa mga dila ninyo, which is kailangan tanggalin para at least makatulong sa inyo na i-quit yung pag-smoke ninyo. And also, we need to visit your dentist kasi as much as possible, kailangan natin makapag-perform ng thorough examination, routine oral prophylaxis, not only tanggalin yung stains nga, but also to prevent na magkaroon ng other problems like gingivitis or periodontitis, which may lead to a lot more problem than pag-discolor ng ipin. So ano ba yung mga possible treatments na pwede natin makonsider for stains? So yun nga, number one, routine oral prophylaxis or cleaning para matanggal yung mga stains like for example, extrinsic stains, yung mga panlabas, yung nagaling sa labas. So basically, pwede naman tayo perform ng cleaning or routine oral prophylaxis and polishing. Then, for doon naman sa mga cases na may mga stains inside or intrinsic, usually, pwede na tayo mag-perform ng veneers or jacket crowns or pwede rin naman pasta, depende kung ano yung, gano yung ka-severe yung problem, which is kung aesthetics yung concern, basically, you can go for this kind of treatments. But remember, for veneers and crowns, you have to consider kung gano ka-severe yung sira, ha? You can watch my video right here if kung gusto nyo magka-idea for crowns and veneers. We may also consider teeth whitening. Sometimes may mga ngipin na hindi tinatalaban ng teeth whitening. So we have to take note of that. Huwag po tayo masyadong mainganyo na sa sobrang pagpapaputi ng ngipin tapos yung tumalab sa atin. Kasi may mga ngipin talaga na hindi na tinatalaban ng teeth whitening na kahit sa clinic pa siya or teeth bleaching sa clinic. We may also use strips na nabibili online or yung mga nabibili natin sa mga drugstores. Pwede rin tayo gumamit ng mga whitening toothpaste, which is really good. May content din niya ng mga baking sodas. If kung familiar kayo, it can really help actually na mapaputi yung mga ngipin natin. And let's just be careful in using some of those agents like hydrogen peroxide, ha? Kasi medyo delikado siya, and especially if kung hindi natin properly na namamanage. Hindi naman siya sobrang masama kasi may mga histories din siya na ginagamit talaga siya. Pero we need to be careful kasi pwede siya mag-cause ng problem if kung hindi natin properly na namamanage. So I advise, just visit your dentist for proper handling of your cases kasi as much as possible, we really need to prevent it kasi mahirap magkaroon problem pagka hindi natin na-manage ng maayos. So hopefully guys, natulungan ko kayo na magka-idea kung ano ba yung concern, tungkol sa concern ninyo. So hopefully guys, makita ko uli kayo sa next video ko. See you!